Hello. Kumusta po kayong lahat? Ngayon naman, kahit busy po tayo, gusto kong i-share sa inyo yung gagawin ko na DIY cyclone dust collector. Kasi nga, pag may mga ginagawa tayong mga DIY projects, especially sa woodworking, yung sawdust, isa yan sa mga problema natin. At minsan, yung vacuum natin, konti lang yung space niya, like nitong vacuum na to. So, gagawa tayo ng DIY cyclone dust collector para masolusyunan yung problema natin at maging efficient yung dust collection ng vacuum natin. So, yung mga gagamitin natin sa ating cyclone dust collector ay itong drum na di naman kalakihan. Next natin na material ay itong hose na threaded. 3 meters itong hawak-hawak ko, but if you like longer ones, pwede mo namang bilhin yung mas mahaba or maiksi. It depends upon your needs. So, and then itong adapter, ito naman yung itong side na ito, ito yung ikabit natin doon sa hose, itong flexible hose. And then the other side, kasya ito doon sa labasan ng alikabok dito sa ano, dito sa ating table saw. So ito, kasya dito yung 50 mm na diameter nung hose, tapos ito naman dito 58 millimeters, which will fit exactly dito sa table saw. And then itong another vacuum adapter, actually ito ng ano, yung Bosch na vacuum, but minomodify ko lang, may mga ibang plastic ako nilagay dito para pagkasya yung dulo ng yung vacuum para ma-connect natin sila. And then itong ano, kasama ito dito sa cyclone filter, itong connector na dalawang piraso. So umpisahan na natin silang i-assemble para matesting natin pag natapos na natin i-assemble. So unahin natin tong cyclone filter. Alisin muna natin tong mga screw. Yung cordless drill na yung ginagamit natin para mas mabilis, baka abutin din ng Pasko pag yung screw lang, manual lang natin tanggalin. So pagkatapos natin tanggalin dito sa dust collector, ilatag natin siya dito sa cover ng maliit na drum, and then bubutasan natin. Itong apat na butas is intended for the bolt para maikabit natin dito yung cyclone dust collector. Then pagkatapos natin butasan yung ano, itong may mabutasan ng apat na butas para sa mga bolts at mga bolts and nuts na ikabit natin doon sa cover ng drum, ibalik natin yung mga screws na tinanggal natin kanina. Ibalik natin siya dito sa filter. So, apat na screw ito. Pasmado yata ang kamay. Yun, nakabit din lahat. And then, pagkatapos, ito,
ikabit na natin doon sa cover ng drum. Medyo mahirap natin yung ikabit. Tatanggalin muna natin itong pinakalock. And then itong cover. So, dito natin siya ikabit. Hanapin natin yung apat na butas. So, naikabit na natin yung apat na bolts dito sa base at sa cover ng maliit na drum. So, ikabit, ilagay na natin itong mga washer or spacer at yung mga nuts niya. Dahil mahirap higpitan, kung mano-mano lang, gamitan natin ng adjustable wrench para mahigpitan. Tapos, itong hose naman, ikabit natin itong adapter. Ngayon, bago natin siya ilagay, kasi magkasya dyan, lagyan muna natin ng Teflon para yung pressure ay kumbaga hindi sisingaw. Pwedeng Teflon, pwedeng masking tape para yung space niya paglagay natin ng adapter ay mag-fit siya dito yung mga extra spaces niya mag-fill up pa ng Teflon. Damihan natin, walang problema yan. Para ka lang nagkabit ng ano niya ni, yung sa faucet na nilalagyan din ng Teflon. So, tama-tama, ubos na. So, ikabit na natin to counterclockwise. And then, higpitan. So, yan, mahigpit na. And then, ito yung ilalagay natin dito sa table saw. So, eksakto siya. Push lang natin, sakto na. So, itong kabilang dulo, yung isa nandun sa table saw, nakakonect. And this, another end of the hose, kakabit natin siya dito. And then nilagay na rin natin dito yung clamp or clip. Tapos ihigpitan natin para sigurado. Yan, mahigpit na yan. Tapos ito actually para ito doon sa ano nga adapter ito para doon sa Bose na vacuum. Pero gagamitin natin dito, mo-modify na lang natin. Pero bago yan, lagyan muna natin din ng ano ito, ng clamp o clip para higpit siya. Mahigpit na yan. And then ito yung dulo ng vacuum unit natin, dito natin ilagay mamaya. So modified lang yan. Pwede namang ibang mga fittings kung mayroon mga ibang mga adapter o fittings na pwedeng ilagay dito. So yung gagamitin nating vacuum, which is the 1000 watt Stanley wet and dry vacuum. So, ipakita ko lang din kasi ito, syempre purposely, unang-una for household cleaning at iba pang mga kailangan nilinisan sa bahay. Ito ang ginagamit. So, pakita ko lang. Then using this mga accessories, tinatanggal ko lang siya. And then, sabi ko nga kanina,
hindi ko na siya tinanggalan o minomodify o binago kasi nga para magamit din natin sa paglilinis sa bahay. So ang ginagawa ko, minomodify ko na lang ito. Minomodify ko na lang itong adapter dito at para mag-fit siya dito. So ilagay muna natin siya with the lock. And then, ikabit natin itong vacuum dito. So, good to go na siya. So, assemble na natin. Parang medyo magulo lang tingnan. But of course, kung pindi sa workshop natin, para kung halimbawa, i-fix nyo yung mga location, ito naman for demonstration purposes, at nandito lang din tayo sa garahe. Kaya temporarily, ito yung lugar na kung saan nagde-demo ako. So naka salpak na rito sa table saw, and then dito sa cyclone filter for our cyclone dust collector, and then with this ordinary vacuum, good to go na. So testing na natin kung effective ba itong cyclone dust collector natin. But bago tayo mag-testing, huwag natin kalimutan magsuot ng PPE. Lagi yan. Kasi nga, hindi maganda yung malanghap natin yung alikabok na sawdust. Hindi po maganda sa kalusugan yan. So, magsuot tayo lagi ng PPE. Yun nga lang ang disadvantage pag ganitong hindi automatic yung vacuum. Dalawa yung isi-switch natin. Switch natin itong table saw at the same time itong vacuum. So titingnan natin kung ano yung nasa loob ng drum natin. So i-unlock natin. So dito po napunta yung mga sawdust. Hindi na pupunta doon sa vacuum unit natin. Then kung mapuno na, saka natin itapon. So as of now, yun lamang po. And I hope na may mga natutunan tayo sa mga technique or mga tips paano gumawa ng DIY cyclone dust collector para maging efficient yung sawdust collection system natin sa mga DIY projects natin. Hanggang sa susunod ng mga video, magbigay po tayo ng mga dagdag kaalaman o mga tips na makakatulong po sa mga hobby natin. Ingat po lagi. Maraming salamat po ulit.